matagal kaming magkaaway. Siya at ako ay minsang naging isa. At isa lang sa amin ang pwedeng humawak sa aklat ng Illumina. Nasa atin na ang Illumina. Huwag na huwag niyong kalilimutan ang mga kapangyarihan na tinuro ko sa inyo. Pero magiging ganap lang ang inyong kalakasan kung mababawi ninyo ang aklat ng Salamangka. May nakita akong isang lalaki sa gubat. At ang gwapo-gwapo niya. Sandali. Ikaw yung kinakatakutan nila. Ang dapat na iniisip mo ay kung paano natin mababawi ang Illumina. Kaya kalimutan mo na ang lalaki. Romano! Hindi mo dapat ginawa sa akin to. Tinulungan kita dahil nangangailangan ka ng tulong at nagmagandang loob lang ako sa'yo. Hindi mo ako dapat niloko. Hindi maaari. Hindi. Mayroon na akong mahal. Maghihigante ako. Alam mo, kasalanan natin sa Diyos. Hindi Diyos ang nagpaparusa sa atin, Elsa. Isang mangkukulang. Siguro rin kung mababayad siya. Pinapangako ko! Maghihigante ako! Nagkadikit pa rin sila. Alam ko kapag wala na siya, wala na rin na sumpa. Alam ko, tutuparin mo ang pako mo. Tutuparin mo ang sumpa. Alam ko. Hindi kita maintindihan, Romano. Ikinahihiya mo bang mga naging anak natin? Hindi ko sila ikinahihiya. Ang takot ako para sa mga kambal natin. Kaya sinabi ko patay na sila. Kaya dito na lang tayo. Dito mababantayan ko sila. Mapoprotektahan ko ang mga anak natin. Ano nangyayari sa'yo? Bakit? Nagkakaroon ng ikis sa mukha mo. Ang lahas! Kailangan kumabot yung bato! Asan na nga pala yung dalawang bata? Hindi na kayo pwede sumali! Umalis na kayo dito! Layas! Bakit makaligil ang katawan nila? Tanggal mo ko! Romana! Crisanta! Nakakatuwa lang yara sa plaza, no? Pagkakagulo sila! Sa plaza? Bakit ganun sila, Crisanta? Bakit sila tayo pinagtatawanan? Romana! Anak! Crisanta! Ang ina! Huwag! Huwag ito bakbo! Balik kayo! Romana! Romana! Nasaan na Diyos ko ang mga anak ko? Nay! Bakit mo sila galit sa amin, Nay? Salta! Tulungan niyo kami! Dali natin sa ospital! Bilis! Nay! Huwag niyo po mababayaan si Crisanta, Nay, ha? Huwag ka na magsalita, anak. Sige na. Sige na. Kaya bilis! Huwati natin! Ano po bang nangyari, Ma'am? Nabudnod yung sila sa sasakyan ni... Mana, kasaan ba? Dali na! Bakit siya siyang stretchan yung lang nilagay ang mga bata? Dok, kambal tuko ko kasi yung anak namin. Conjoined twins? Oo, Dok. Sige, sige na. Dali na yung ER. Sige po, kami na po bahala. Sa waiting area na lang po kayo magantay. Huwag ka Sundan natin. Sa tinagal-tagal ko sa pagka-doktor, ngayon lang ako nakakita ng conjoined twins. Pero hindi sila magkamukha. Ako nga din eh. Paano kaya nangyari to? Sa panahon ngayon, may imposible pa ba? Hello, pinsan. May maganda akong scoop para sa'yo. Meron kasi ditong kambal tuko. Mama Mary. Ina din kayo. Isang ina na nagmamahal sa anak niyo ng buong puso. Kaya alam niyo yung pinagdaraanan ko. Alam niyo kung gaano kasakit sa akin. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo ang Diyos. Sabihin niyo po huwag pumapayaan ang mga anak ko. Ang babata pa nila, mahaba pa yung kaharapin nila. Parang ako yun na. Hindi niyo sila mababayaan. Humihingi ako ng tulong sa inyo.
Tama na, Elsa. Kapal natin, Romano. Natatakot ako para sa kanila. May awa ang Diyos. Hindi niya pababayaan ang ating kapal. Ma'am, pasensya na po. Nakapasok po yung mga press. Wala na ba sila? Wala na po sila, ma'am. Nakalis na. Piniling ko po na huwag ko istolbohin. Salamat po, sir. Ma'am, pasensya po ulit, ma'am. Hindi na po ulit. Sige po. Sige po. Romano, may balita na ba sa anak natin? Wala pa. Wala pang balita hanggang ngayon. Natatakot lang po. Ma'am, sir, kayo pong mga magulang ni na Crisanta at Romana? Ano nga po? May balita na po sa kanila. Ligtas na po ba yung mga anak ko? Ligtas na ang mga kambal nyo. Susunaman. Nasa mabuting kondisyon na sila. Kailangan lang ng mga ilang araw na pahinga, then pwede na silang umuwi. Nasa room 203 po sila. Salamat po, Doc. Sige pa. Salamat, Doc. Kasalanan ko lahat ng ito. Kung hindi ko sila pinabayaan, sana sila nakaalis sa isla. Huwag mo nasisihin yung sarili mo. Romano! Uy, dito! Sandali! Ano, nagmamadali ako eh. Alam ko ba matalik tayong magkaibigan? Eh, bakit nagsinungaling ka sa akin? Ano ba sabihin? Ano ba nagsasabi mo? Eh, buhay pa pala yung anak niyo ni Elsa na eh. Ang baltuko pa. Oo, buhay sila. At saka may pangalan sila, Dindo. Romana at Crisanta. Sandali, saan kaya pinaglihin ni Elsa yun? Bakit nagkaganon? Hindi kaya sa akin? Romano! Gising ka na, anak. Anay. Nasaan ako, Nay? Nasa ospital ka. Na-aksidente kayo. Ang ina yung ito! What? Ito ba ko? Naalala ko na po ang lahat, Nay. Tawarin niyo po kami. Tumakas po kami ni Crisanta. Kung hindi po kami tumakas, hindi po sana mangyayari ito. Hindi po sana kami maaksidente. Huwag ka na humingi ng tawad. Kami may kasalanan dahil kinulong namin kayo sa isla. Pero tama naman kayo na eh. Masasama pala ang lahat. Galit sila sa amin. Bakit, Nay? Bakit sila galit sa amin? Huwag mo naisipin yun. Ang importante, ligtas kayo, ha? Mahal na mahal kita, anak. Ah, Crisanta, gising ka na pala. Kamusta na pakiramdam mo? Wala po. Ayos lang po ako. Nagulat ka sa X sa mukha. Kagagawan mo to. Pinapangako ko! Sa kahit na anong paraan, babalik ako! Maghihiganti ako!
Kumain pa kayo para lumakas kayo. Busog na po ako, Nay. Ikaw, Crisanta, wala ka yata halos kinain. Sumubo ka na. Wala po akong gana. Alam mo, hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Pero nag-aalala na talaga ako. Galit ka ba sa akin, anak? Hindi ko kasi alam ang gagawin ko eh. Mula umpisa, parang ang layo-layo mo na sa akin. Paano ba ako mapapalapit sa'yo, anak? Ano ba kailangan kong gawin? Crisanta? Namalikmata lang ako. Bakit ko naman makikita sa Melina dito? Matagal na siyang patay. Okay naman ang vital sa mga kambal, Elsa. Mabilis sila nakaka-recover. Salamat naman sa Diyos. Dok, kailan po namin pwedeng iuwi yung mga bata? I'll get back to you on that. Romano, ang mga bata, ang kambal to ko ang anak niyo. Aling Lupe? Umamin ka na, Romano. Ang anak mo ang isinumpa ng magkulam na si Melina. Romana, kising ka pa? Ano ba itong ekse ito? Hindi ka pwedeng magkaila. Ang kambal to kong anak nyo, ang produkto ng sumpa ni Melina. Siguro kaya kayo umalis dito, ano? Para hindi namin kayo makita. Para hindi namin malaman ang sumpa sa anak nyo. Tumigil ka na, Aling Lupe. Huwag mong pagsasalitaan mo sa mga anak ko. Huwag mo nang patulan yan. Aling Lupe, umalis na po kayo. Umalis na ako kayo. Nag-uumpisa na ang sumpa. Nandito na ang sumpa. Pagdating na ang salot, magsisisi tayong lahat! Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Crisanta? Oo, Romana. Tignan mo. Hanggang ngayon nga, tumatayo pa yung balihibo ko. Oo nga. Eh, baka naman nananaginip ka lang noon. Hindi. Gising na gising ako kanina. Kaya alam ko na hindi pa naginip yun. Crisanta? Ano yung sinasabi mong hindi pa naginip? Itay, inay! Si Crisanta daw ho, may nakita daw siyang babae sa salamin kanina. Opo, itay. Kinukupin yung salamin na iyon. Parang tignan na mukha ko.
Pero ho, hindi ko po nakita ang mukha ko, kundi mukha ng isang babae. Itay, hindi ko kaya ang nakita ni Crisanta ay multo? Ako. Hindi magpapaniwala dyan sa multo. Kalokohan lang yan. Pero ano po yung nakita ko kanina sa salamin? At pati ho ganun ang itsura niya. Bakit may malaking sukat na X sa mukha niya? Ano ka mo, yung nakita mong babae sa salamin may X sa mukha? Opo, itay. Totoo. Crisanta, guni-guni mo lang yan. Alam mo na malikmata ka lang. Kalimutan mo yung nakita mo, ha? Romano, tulog na yung mga bata. Baka pwedeng umuwi ka, bantayan mo yung bahay. Elsa, si Melina yun. Si Melina yung nakita ni Crisanta. Imposible. May eke sa mukha yung nakita niya. Yun ang itsura ni Melina nang bago namin siya sunugin. May sugat siyang eki sa mukha. Kaya sigurado ko si Melina yung nakita ni Crisanta. Alam kong hindi mo pa naiintindihan ang lahat, Crisanta. Kaya natakot ka sa akin kanina. Bata pa kasi ang isip mo. Kaya hindi mo ako nakilala. Pero pagdating ng takdang panahon, malalaman at matatanggap mo rin kung sino ako. Na ako ay ikaw rin. Na tayong dalawa ay iisa. At pagdating ng panahon na yun, makakapaghiganti na rin tayo sa mga taong nanakit at pumatay sa akin. Patay na si Melina. Kaya paano siya ang nakita? Elsa, hindi ko lang sinasabi sa'yo. Nakita ko yung si Melina. Hinabol ko siya pero bigla siya nawala. Akala ko guni-guni ko lang yon. Pero nung sinabi ni Crisanta na nakita niya rin, tingin ko hindi na guni-guni yun. Hindi to Elsa, sa tingin ko eto na yung sumpa na sinasabi ni Melina. Bumalik na siya para maghigagdi sa akin. Hindi totoo yan. Tanggalin mo yan sa isip mo. Sandali, akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga bagay na ganito? Hindi ako naniniwala sa mangkukulam. Noon. Pero ngayon... Kahit mangkukulam pa si Melina, wala nang bisang kapangyarihan niya kasi patay na siya. Walang mangyayari sa buhay natin ng mga anak mo kung matatakot ka sa sumpa niya. Huwag mo nang isipin yun. Para hindi na mangyari. Patay na si Melina. Hindi na siya babalik. Iyan ang isipin mo. Crisanta, bakit ang aga mo nagising? Hindi na kasi ako makatulog kanina. Bakit? Huwag mo sabihin na naiisip mo pa yung babaeng nakita mo sa salamin. Nagpanagilipan ko kasi siya kanina. At may sinabi siya sa akin. Talaga? Anong sinabi niya sa'yo? Sabi niya, iisa lang daw kami. Paano namang iisa lang kayo? Ewan ko. Hindi ko rin siya maintindihan. Bakit kaya gano'n ang panaginip ko, Romana? Saka, sino ba yung babae na may ex sa mukha? Hindi ko rin alam, Crisanta. Pero alam mo ba nung nagalit ka dun sa ahas dati? Tsaka dun sa plaza, nakita ko lumalaki yung ex mo sa mukha. Hindi ba takang-taka nga rin ako kung paano nangyari yun? Huwag sabihin, pero ako may ex sa mukha. Sino ba talaga yung babae na yun? Bakit parang pareho kami? Bakit ko siya nakikita? Bakit ko siya napapaliginipan? Chris,
Crisanta, sabi daw nila, sa ospital madami daw multo. Hindi kaya multo ang nakita mo? Pero sabi ni Itay, hindi naman daw totoo ang multo. Eh kung hindi totoo ang multo, ano yung nakita mo? Eh di multo nga yun. Ah! Sumana, multo nga yun. Ayoko na siya makita uli. Natatakot ako sa kanya. Alam ko, kaya para hindi mo na siya mapanaginipan uli, halika, magdasal tayo. Bayan. Tingnan nyo, ilang linggo doon tayo nanging isda. Tapos ganito pa mangyayari. Kayo, bakit ang daming patay na isda? Hindi ko rin alam, Aling Pilar. Nakita ko nalang nagkalat ang mga yan. Malamang nito, pinay-pesti tayo. Diyos mo, paano na tayo ng mga anak natin, Ate? Ano pa ba gawin natin ngayon? Bakit kasi pinay-pesti tayo eh? May oil spill ba na malapit dito, Kayo? Walang oil spill, Sheila. Pumalaot na kami kanina. At wala kaming nakita ng kakaiba. Hindi ko nga malaman kung bakit nagganda peste-peste tayo dito eh. Dahil kay Melina. Tumatalab na ang sumpa niya sa atin. Alam to ni Romano. Kasi may sumpa rin ang kanyang mga anak. Ano ho? Mga anak ni Romano? Oo. Yung nakita niyong kambal tuko, yun ang mga anak ni Romano na bunga ng sumpa ni Melina. Kaya ganyan may peste sa atin. Crisanta, narinig ko yung pinag-uusapan niyo ni Romana kanina madaling araw. Totoo ba yung napaniginipan mo na nakita mo yung babae nung gabi? Opo, Inay. Sabi ni Romana, multa daw yun. Tama yung ginawa niyo. Nagdasal kayo. Dasal lang ang pwedeng ipanglaban sa mga katulad niya. Ibig sabihin, Nay, naniniwala din po kayo sa multo? Oo. Pero wag na wag niyong sasabihin sa Itay niyo, ha? Ayoko mag-alala siya. Kaya wag na wag kayong magkukwento, ha? Opo, Inay. Oo! Oh, totoong anak ni Romano ang kambaltuko na yon. Nako! Kaya pala yung mag-asawang yung Romano at Elsa, eh biglang nawala din sa bayan natin dahil itinatago nila yung anak nila na sinumpa ni Melina. Pero Pilar, paano ka nakakasiguro na may sumpa si Melina sa mga anak niyang kambaltuko? Kapitan naman! Nakakita naman yung itsura ng dalawang bata! Kaya nga inalis ng dalawang mag-asawa yung dito tinatago sa atin eh. Bakit? Kasi nga, dahil baka matakot tayo. Kaya naman! Oo nga naman, Kapitan. Baka totoo yung sinasabi ni Aling Lupe na talagang isinumpa ho yung mga anak ni Romano. Kaya talagang pinipeste tayo dito. Oo, diba? Siguro nga. Kaya nangamatay ang mga isda dito sa dagat nung makita natin sila. Ano pa ba inaantay natin? Puntaan na natin ang mga kambal na yun. Mga isinumpang anak ni Romano yun. Sandali lang, mga kabarangay. Sandali lang. Huwag muna kayong umaksyon ng basta-basta. Huwag nga kayong susunod sa mga kutob nyo. Tama. Tama ang sinasabi ni Kapitan. Huwag muna kayong gumawa ng laban sa kanila. Kailangan mapatunayan muna natin na talagang sinumpa yung anak ni Romano. Maghunos-dili muna kayo! Ano pa ba ang patunay na kailangan? Eh, pinipesti na nga tayo dito. Hindi ba mapatunay yun din, Do? Palibasa kasi, kaibigan mo si Romano. Kaya pinagtatanggol mo siya. Nandun ako, nakatakihin namin ang magkukulang na si Melina. At narinig ko ang sinabi niya. Nababalik siya. Kaya kung hindi nyo kayang galawin si Romano at ang mga anak niya, bahala kayo. Pero kami, hindi kami papayag na manatili rito yung mga sumpa na yan. Ay ka naman, kabayan, kabaryo. Puntaan natin siya sa ospital yung mag-asahan. Ano ba problema? Kayo ang salot dito sa bayan na to! Kayo lang tala dito ng mga kabalasan! Magkali lang! Tigilan niyo ang pamilya ko! Wala na siguro kayong dapat na ikatakot ngayon. Kaya advice ko sa inyo dumito na kayo sa islang to. Ito nga yung sinabi mo. Nagawa mo magpagalaw ng bagay.
Ano, Crisanta? Bilib ka na sa kapangyarihan ko, no? O, Crisanta, ba't tahimik ka? Niinggit kasi ako sa'yo, eh. Eh, kasi kakaiba yung kapangyarihan mo. Samantalang ako, lumalaki lang ang ugat na ikis sa mukha ko. Kung ano ang kapangyarihan ko, kapangyarihan mo din. Gusto ko maging normal. Ayoko na yung nagtatago tayo dito sa isla. Pero hindi naman lahat ng tao masama. Katulad ni Inigo. Pare, pare. Nasasaktan yung babae. Uy! Uy! Inigo! Inigo! Lalata, tulungan mo! Mas lalo kang gumanda dyan sa ipit mo para makita mo kukuha ng salamin. Wag! 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 Sa tingin mo ba, hanggang ngayong malaki na tayo, makikita mo pa rin yung babae sa salamin? Pagsuyong na kulang tayo.